Wala pa rin patiid ang mga aktibidad ng ilang presidential aspirant ngayong araw. Nagbigay rin sila ng opinyon sa sari-saring issue sa bansa. Yan ang Sunday Buwersang tinutukan ni Mav Gonzalez, Sandra Aguinaldo at Salima Refran. Nasa Laguna si Senator Manny Pacquiao at running mate na si House Deputy Speaker Representative Lito Atienza. Nag-motorcade sila sa mga kalsada ng San Pedro, Binyan at Santa Rosa. Kasabay ng paghahagis ng mga t-shirt, naghahagis rin ng mga 500 piso si Pacquiao sa mga nasa kalsada. Nag-courtesy call rin si Pacquiao sa mga lokal na opisyal sa Laguna. Tinanong si Pacquiao kung kukunin ba niyang guest candidate sa kanyang senatorial slate si Pangulong Rodrigo Duterte. Ano kasi yung magde-decision pa ako kasi pito yan eh, pito yung mga 6-7 yung mga guest candidate natin. Ang focus namin ngayon talagang pangampanya, ipaalam sa tao yung programa natin. Sa kanyang mensahe naman sa Arangkada Philippines Forum 2021, sinabi ni Pacquiao na nakaangkla ang kanyang economic platform sa pangakong sugpuin ang katiwalian sa gobyerno. Ipapakulong daw niya ang mga tiwali sa gobyerno. Kagabi, sumalang si Pacquiao sa kandidato ng Go Negosyo. Kung maging pangulo, pangako ni Pacquiao ang tulong sa mga maliliit na negosyante sa pamamagitan ng mga pautang na maliit ang interes. Bumisita ngayong araw si Vice President Lenny Robredo kay Bishop Victor Barduevo sa Bishop's Residence sa Our Lady of the Atonement Cathedral sa Baguio City. Nakaharap din niya ang mga madre at pare mula sa iba't ibang simbahan at maging iba't ibang religious organizations sa St. Louis University. Dumalaw din siya sa Philippine Military Academy pero hindi ito pinakunan sa media. Sa kanyang mensahe naman sa The Arangkada Philippines Forum 2021 ng Joint Foreign Chambers, sinabi ni Robredo na ang gobyerno dapat nakikinig at bumubuo ng consensus sa mga stakeholders. Dapat mapagkakatiwalaan at mabilis kumilos. Kailangan din daw masugpo ang katiwalian. Professionalized bureaucracy ensures that public servants will have nothing to hide. Institutionalizing transparency and accountability will ensure that they will have nowhere to hide. This is something I intend to prioritize should I be elected. Kahapon bumisita rin si Robredo sa Good Shepherd Convent at pinangunahan din ang ribbon cutting ceremony sa pagbubukas ng Lenny Kiko Campaign Headquarters. Ang katandem naman ni Robredo na si Senator Kiko Pangilinan dumalo sa isang Senate session ngayong araw. Si senatorial aspirant at incumbent Senator Laila De Lima maghahain daw ng panukalang batas para maiwasan ang pag-abuso sa batas kaugnay sa substitution of candidates. Sa isang pahayag, sinabi niyang dapat matigil na ang aniyay last-minute party hopping or party hunting sa panahon ng filing ng certificate of candidacy o kahit na pagkalampas ng panahong ito. Ito raw ay panlilin lang sa taong bayan. Sa Davao City, humarap sina dating Senador Bongbong Marcos at Mayor Sara Duterte sa mga leader at miyembro ng Hugpong ng Pagbabago, regional party ni Mayor Sara, at Hugpong sa Tawang Lungsod, partidong itinatag ni Pangulong Duterte at pinamumunuan ngayon ng presidential son na si Congressman Paulo Duterte. Makikitang kasama ng tambalang BBM Sara ang isa pang presidential son na si Davao City Vice Mayor Baste Duterte sa naturang event. Dumalo din sina Marcos at Duterte sa regional planning ng League of Municipalities of the Philippines sa Davao City. Sa kanyang mensahe sa Arangkada Philippines Forum 2021 ng Joint Foreign Chambers, sinabi ni Senador Panfilo Lacson na para umusad ang Pilipinas mula sa pandemya, kailangan mayroong plano o roadmap na kayang lampasan ang pabago-bagong kondisyon ng tinatawag na new normal. Pero nagbabala rin si Lacson sa usapin kaugnay sa pag-amyenda ng saligang batas para mapahintulutan ang 100% foreign ownership ng mahalagang utilities. Opening the Constitution for possible amendment or revision despite the intent to only revise the economic provisions will open doors for opportunities to revise even the present restrictions on our political system to suit personal interest. Sa sesyon naman ng Senado kanina, tinalakay ni Soto ang issue ng agricultural smuggling sa kanyang privileged speech. Dito, binatikos niya ang Bureau of Customs. Ang gampiyar lang talaga ang pagsupo sa agricultural products smuggling. Upon further investigation,
the tally of the press releases vis-a-vis the cases filed thereafter does not match. We're open for any inquiry so that we can thresh out whatever inconsistencies in that record or whatever clarifications that might be needed, no, in terms of our anti-agricultural smuggling efforts. Hindi natuloy ang event ni Manila Mayor Isko Moreno sa carbon market sa Cebu City ngayong araw. Sa Cebu Capital kagabi, dumalo si Moreno sa awarding ceremony ng Subo Negosyo Program, isang livelihood assistance program ng LGU, DTI at Mandawi Chamber of Commerce and Industry. Nangako si Moreno na gagawin din daw ang ganitong klase ng programa. Kokopyahin ko itong ginawa ninyo sa Cebu Province para sa mga kababayan natin mabigyan ng hanap buhay. Ihiramin ko na to para sa DTI sa buong bansa. Sa paggugobyerno, bagay nakapakipakinabang sa tao. Hindi po ako nahihiyang mangopya. Nakasama ni Moreno sa event si senatorial aspirant, dating presidential spokesperson Harry Roque. Ang running mate ni Moreno na si Doc Weliong, naglibot sa palengke ng Baguio kasama ang kanilang senatorial aspirants na sina Samira Gutok, Carl Balita at Jopet Sison. Present. Si Senator Bongo naman virtually na dumalo sa Senate session ngayong araw. Mav Gonzalez, Sandra Aguinaldo, Sanima Refran, nakatutok 24 oras.